Hi guys, kumusta kayo? Yun, may nakakarinig po ba sa akin? Nins, naririnig mo ako, Nins? Ayun, okay naman pala na. Anyway guys, welcome po dito sa ating live. At actually mahaba-haba 'to kaya nagluluto pa naman dito sa bahay ng tuyo and ang bango-bango ng amoy ng tuyo. Anyway, first of all guys, heads up ko lang din muna kayo na parang mahaba 'tong topic ko actually. Estimate ko dapat mga 3 hours 'to eh. Pero depende lang siguro sa magiging flow ng kadaldalan ko kung paano. Kaya sa inyo, magtimpla na po kayo ng kape sa may mga liben po dyan. Okay? And maghanap po kayo ng napakasarap na pwesto para ma-absorb nyo po ng todo yung mga sasabihin ko. Kasi nag-prepare po talaga. Actually po, itong video ng live na to, more on ang purpose talaga nito is mag-inspire at mambaliw. Sabi actually sa akin ng nakaisip ng gatong event, kaya pasalamatan muna natin yung mga nag-isip po ng ganitong mga series of events po natin na the whole month, sila Jensky, Raso, sila Tanya, and sila Ninya sa pag-rally din sa mga distributor. Heads up din guys kasi may pinusap po pala ako kanina na sabi, ano tag yan? Pwede po kayo invite nyo ng Zoom meeting yung mga top earners, yung mga BP, mga HOF, pwede nyo po silang invite. Actually sa GC namin lahat naman po sila excited din, kaya i-PM nyo na po sila lahat. Again na hindi po ako kasama dun sa mga i-invite nyo kasi since ako po ang nakaisip nung ganun na idea, kaya exempted naman po ako na imbitahin nyo. Okay, well anyway guys, simulan na natin para mas makarami po tayo ng pag-uusapan. Yun, balik muna tayo dun. Ang purpose pala nito dapat is mag-inspire. Kumbaga, typical, mga words ng networking na mambaliw, pakita ng results. Kaya lang, sabi ko since I am the first na mag-share and next week marami pa pong mga share every Sunday, kaya sana sa lahat po ng nanood na to, manood pa kayo ulit this coming Sunday. Sa lahat po namang event activities, gawin nyo na pong part ng life nyo na manood ng manood kasi ang dami pa pong mas magagaling, mas nakaka-inspire po ng mga story sa mga susunod na linggong darating. And kaya naisip ko, instead na mag-share ako or ipakita kong anong results na meron sa akin sa networking, sabi ko, ba't hindi na lang turuan ko kayong lahat paano nyo pwedeng marating yung narating namin. Diba? Sabi ko, masarap makinig sa taong successful na dinaanan ko rin yan before, pero mas dihamak na masarap kung alam mo na ikaw mismo yung pinapakinggan mo, kaya mo rin maabot kung ano yung naabot niya. Diba? Mas masarap yung ganon. Kaya, simulan natin guys. Now, sisimula tayo sa pinakaumpisa. Bakit maraming taong hindi nagiging mayaman? Bakit mas marami yung tao na nag-fail rather than sa nagiging successful? Ang pinaka-common na reason is, number one, yung skill set kasi natin. Okay, para mas maintindihan nyo. Ang skill set, it is an attitude. Yan yung ugali mo na meron ka. Now, walang magulang na nag-aral pa paano maging magulang. Even na masyadong na-neglect na masyadong na-neglect na i-categorize ang learning ng kada tao. Kasi magkakaiba ang learning capability ng tao, hindi naman pare-pareho, di ba? Meron ibang visual, meron auditory, magkakaiba. Now, since we have the skill set na pinasa lang sa atin ng magulang, kumbaga ang pagpasa ng skill set normally sa mga average ng tao is barabara. Pag sinabing barabara, kung ano lang yung alam ng parents o basta ipapasa niya sa anak niya. Kaya lang dito nagkakaroon tayo ng problema once we grow up. Kasi the moment na lumaki na tayo and we have our own decisions kung ano ang gusto mong marating sa buhay mo, the problem is, what if yung skill set na meron ka, hindi siya ready or hindi siya akma dun sa gusto mo?
Kasi magkakaibang skill set ng entrepreneur, magkaibang skill set ng pagiging empleyado, magkakaiba naman ang skill set na gusto mong maging farmer lang, iba-iba yung maging artist, di ba? Iba't ibang skill set yan. Now, ang i-discuss ko sa inyo, ano ang skill set na need ninyo para kayo maging successful dito sa mundong ginagalawan natin? Kung baga nandito tayo ngayon sa network marketing, anong skill set na kailangan ninyo? Okay? Now, number one, kasi itong ibabagsak ko sa inyo, ito yung nakukuha ko sa mga iba't ibang taong sinusubaybayan ko na pag nakikita ko sa ko, kaya nga sa dami na binabasa ko, sa dami na pinag-aaralan ko, dun ko siya naintindihan na ang para ka maging successful, marating mo yung tinatawag na 1%, may 3% kasi may tinatawag tayong Pareto principle, na ang nagiging successful lang, ang pinaka may malaking kinikita is just the 20% sa 100% na pie. Now, meron pang 3%. Okay, dun ko kayo ipaparating sa sitwasyon na meron ako. Paano kayo makakarating? Number one, preparation. We really want to become successful in life, but karamihan sa atin, hindi naman talaga tayo nag-prepare. Ano yung kailangan natin na attitude? Ano yung kailangan natin na skill set na meron for us to become successful? Now, sisimulan ko na. Number one, na pinakakailangan po ninyo, is napaka-importante po dito, okay, persuasion. Anong persuasion? Ito yung paano mo kakausapin ng isang tao na para gawin niya yung gusto mo. Persuasion kasi, may skill set tayo, may isa tayong ugali, na pag kung anong nakasanayan mo, yun na yun. Especially pag mga taga-province, mas prone ang ganitong ugali, pag lalo pag medyo mas bundok na mas bundok, meron lang silang isang belief na yun na talaga yung tama. Kaya nga mas madaling matuto actually ang isang tao na nagbabiyahe kung saan-saan, lagi napupunta kung saan-saan, kasi ang advantage niya, nagkakaroon siya ng exposure na naiintindihan niya yung belief niya, iba din pala ang belief sa ibang tao. Then doon siya mas nagiging open mind na, ah, pwede palang mali din yung paniniwala ko, ah, pwede rin palang tamang In short, mas open sa changes ang isang tao na na-expose sa iba't ibang lugar, iba't ibang tao, compared sa isang tao na na-expose lang siya sa pamilya niya, so kung saan siya pinanganak, doon na siya lumaki. Kung sino yung friends niya nung elementary, yun din ang friends niya hanggang nag-college. Ito yung mga tao na matagal mag-adjust. Okay, now, ang persuasion kasi guys, always remember this, iba-iba kung paano mo kausapin ang bawat isang tao. Hindi siya pare-pareho. Okay, I'll just give you an example. Depende kasi sa purpose at sa reason ninyo. Ako dito, dati naaalala ko, lahat ng tao pag kinakausap ko, binabaliw ko. Syempre for so long nagne-network ako. Ang hindi ko napansin before, pati katulong ko, kasi may katulong ang bilat sa bahay, sabi niya sa akin, Kuya, gusto ko mag-networking din. Eh syempre gusto niya, tinuruan ko hanggang kumita. The good news is, after kumita, umalis. Pinipigilan ko, hindi nagpapigil, umalis pa rin siya. To cut the story, doon ko na-realize na iba-iba pala dapat pagkakausapin mo ang tao. Hindi pwedeng yung empleyado mo, it will be the same na approach na gagawin mo sa networker kasi magkaiba siya eh. Kaya ngayon, alam ko na kung paano mag-adjust sa mga iba't ibang taong kinakausap ko. Kaya dapat, you should learn how to persuade. Pag, alimbawa, guard. Bigyan kayo ng mga tip. Ang mga guard, yung mga tao na medyo nasa tinatawag na average earner, okay, hindi mo dapat ito minamaliit. If you want to control them, pag gusto mo silang mas mapaintindi, itaas mo sila. Kaya mas maganda pang kaibiganin mo silang mabuti, batiin mo, hi, hello, kumusta, kaysa aangasan mo. Kasi pag binabati mo sila lagi ng mabuti at ang tingin mo sa kanila talagang pareho lang kayong tao, pag ikaw ang hihingi ng favor, mas malaki ang probability na pagbibigyan ka niya rather than pag inaangasan mo siya ng inaangasan. Okay? Ganon din sa kapatid. Ganon din sa, alam nyo ba ang ruling ng mga mayayaman? Normally, ang mayayaman, pag may namimit silang mga kapwa nila mayaman, nag-uunahan sila, librehin ang isa't isa. Kasi ang point nila, kailangan ko magtanim ng relationship para if ever pagdating ng oras na kailanganin ko siya, na ako naman ang hihingi ng favor, mataas ang probability na pagbibigyan niya ako. Okay, kaya guys, sa inyo, hindi ka dapat maging masungit, hindi ka dapat maging sobrang maangas. Even mga cross lines nyo, even mga cross company, hindi nyo dapat sila inaaway. Kasi you'll never know na you will cross path and malay mo pagdating ng oras. Kaya ako, nagmi-maintain ako ng relationship sa lahat ng mga iba't ibang networkers. Kasi hindi ko naman alam kung anong pwede mangyari in the future. Ang advantage lang doon,
at least may chance ako na pag naisipan niya gawin yung company natin, pag gagawin niya yung easy, ang pinaka-top priority niya sa list niya is ikaw. Diba? Ganun siya kasi. Ganun din sa downline. Downline ka, masyadong matigas ang ulo mo, masyado kang pasaway. Tandaan mo, ang upline mo, marami yan downlines. Ang tanong, pag si upline nag-iisip, teka, pupunta ako sa ganitong lugar, kailangan ko ng kasama, sino kaya ang isasama ko? Ikaw ba yung magiging una na maiisipan ng upline mo or ikaw yung pinaka-list? Kaya dun yun makikita na napakalaki yung factor na dapat marunong kayo makibagay sa lahat ng tao at sa iba't ibang klaseng tao. Hindi pare-pareho ang approach sa manager, professional, sa tambay, sa top earner, sa icon, sa may-ari, magkakaiba yan na approach. Kaya you should learn paano ka makipagtungo ng mabuti sa iba't ibang tao. That's the number one, persuasion. Okay? Number two, reading people. You need to be good in reading people kasi nasa business tayo ng people. Ang pinaka-main, sabi ko nga eh, parang nung isang live ko, yung may nag-interview sa akin, ang isang basic na dapat magaling tayo is math. Hindi mo naman kailangan umabot ka na sa tasan, tangent, cotangent. Hindi ka nang aabot sa division or multiplication. Eh. Just a basic math na add, subtract, pwede ka na dun umaman. And regarding sa, pansinin mo guys, eto nga, kung ang gaano ka kay hindi ready, if you don't know how to swim, kung hindi ka marunong lumangoy, take note, more than 80% ng part ng earth is water. Hindi pwedeng hindi ka matutong lumangoy kasi nga hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari. That is just a metaphor. Ang pinopoint out ko guys, hindi pwedeng hindi ka maging marunong sa math kasi wala ka naman choice. Lahat may math. Di ba nagko-compute ka ng budget mo sa bahay, nagko-compute ka ng budget mo para sa girlfriend mo, sa karelasyon mo, nagko-compute ka para, sa lahat may computation. The same thing sa reading people. Hindi pwedeng hindi ka magaling sa tao tapos nagninegosyo ka. Kumbaga guys, okay siguro kung artist ka kasi pwedeng kahit hindi ka magaling sa tao, kung magaling yung PR mo or magaling yung manager mo or yung road manager mo ang magaling na nag-handle sa'yo, okay yun kasi makakompensate niya yung weakness mo. Pero once na nandito tayo sa business natin, wala po kayong choice. You should learn na matutong makitungo sa tao at magbasa din ng tao. Ang pagbabasa ng tao, napag-aaralan niya. Yes, napag-aaralan siya, guys. Bigyan ko kayo ng konting pattern. Ako, may, pag ang itsura ng mukha ng tao, body built, height, yung tabas ng mukha, laki ng mata, laki ng ilong, bibig, pag magkamukhang magkamukha yan, na hindi magkakilala, hindi magkamag-anak, yung isa nakilala mo sa Mindanao. Pagpunta mo ng Manila, meron kang nakita may isang tao na medyo may resemblance siya dun sa dati mong kakilala, magkamukhang kamukha sila. Eto, pag may ganon kang na-meet, 100%. Kung ano yung ugali ng isa, yun din halos yung ugali ng isa. Kaya because of that na exposure ko sa dami kong taong nami-meet, andali ko nang makita at mabasa ang isang tao kung manloloko o hindi, kung may gagawing kalokohan o hindi. Nakikita na yan. Okay. Now, kung hindi ka pa ganun ka-expose sa sobrang dami ang taong nakita mo, kasi katulad sa akin, why I'm very good in reading people, kasi maraming beses na akong naloko. Ang daming beses na ako naloko. The same thing with girls, di ba? Ganyan din naman ang babae. Pag una kang nasabihan ng I love you, una kang pinakilala sa pamilya, feeling mo siya na talaga yung Mr. Right for you, na kinikilig-kilig ka pa, akala mo love na love ka talaga, tapos end of the day, niloko ka lang pala. Then sa susunod na may guy ulit na gagawa sa'yo ng ganyan, nasasabihan ka ng I love you, papakilala ka sa pamilya, medyo aloof ka na, nasa mo, teka lang, parang nangyari na to sa akin dati. Ganun din sa akin. Ang daming beses na akong naloko ng mga iba't ibang ka-transactions ko, kaibigan ko, mga ibang networker na kausap ko, nang naloko. But because of that, doon ako natuto. Lalo na pag may mga pointers na, kasi may flow lang naman ng script din nila eh. Parang sa mangungutang, may flow lang din naman ng script ng pag isang tao hihingi ng favor, ang tone of voice niya laging pababa. Di ba, paano ba mangutang ang isang tao? Tatawag. Kakumustahin ka muna ng konti, pwedeng papaligoy-ligoyin. Pag nagbiglang bagong tone, halimbawa, hi pare, kumusta ka? Blah, 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 blah. Tapos dulo, biligo, alam mo pare, kasi, yon pag bumababa na ang tono, kadalasan, may hihingi na yan na favor sa'yo. Kaya, yun ang point ko na guys, kung gusto nyo matuto gumaling magbasa ng tao, you should really meet so many different kinds of person. Kailangan nyo yun. Kaya, nagiging habit ko yun actually before. Kaya,
I have lots of friends. May mga friends ako na nasa networking. May mga friends din ako na outside na sa networking. Kasi nga, gusto ko rin lalong ma-check, makita ano ba nangyari, paano, kumbaga, dagdag na improvement sa akin. Maliban doon, malalaman mong isang tao na nagsisinungaling, eto, natural movement ng katawan. Okay, tuturuan ko na po kayo dito. Normally, sa mga leaders ko lang talaga to halos dinidiscuss. Ididiscuss ko na po sa inyo kasi kahit magbelo naman ako magtuturo, alam nyo guys, sa totoo lang, may mga nagtatanong sa akin, hindi ba ako natitreaten kasi tinuturo ko lahat ng alam ko? Okay, binabagsak ko ng sobra. Alam mo, honestly, wala naman akong pakialam. Bakit? Unang-una, ang daming nanonood nito, nasa 700 plus na tayo, ang daming nanonood nito, pero kadalasan, yung mga sasabihin ko, hindi nyo naman gagawin. Minsan nga, hindi nyo naman iniintindi. Listening to something and understanding to something is a two different thing. Magkaiba yun. Lalo pa, magkaiba yung naiintindihan mo sa ginagawa mo, sa naiintindihan mo na tinago mo lang dito. Okay, kaya i-o-o-load ko lang po ng alam ko. Okay. Now, dulo, balik tayo dun sa ano. Para malaman mong saan tao ako nagsisinong or hindi. Unless na lang na talagang magaling na siya. Kasi pwede naman tong makontra niya ng konti. Pero may mga ano pa rin, may mga signs pa rin. Number one, pagkausap mong isang tao, kung kilala mo na siya, na dating normal lang naman yung boses niya, tapos out of nowhere, nung may tinatanong ka, may something na ano, biglang bumibilis yung salita niya, or biglang sumusobrang bagal, pag meron irregularities sa tone of voice niya, points yan na nagsisinungaling yan. Pangalawa, mata. Hindi makatitig halos ng diretso sa'yo. Laging pag nagkukwento, pupunta sa left o pupunta sa right yung eyeball niya. Isang sign na yan. Okay. Tapos yung sa mata, makikita mo pa dito sa mata kung nagsasabi ng totoo or hindi. Pero ang dulo, sabi ko nga, experience guys. Don't ever believe sa mga lahat ng maa-attendan nyo o magsasabi sa inyo ng mga trainer na umaten ka lang dito, yayaman ka na. It will take years. Yan, even itong mga sinasabi ko sa inyo, hindi to isahan na ganito automatic, magaling ka na. It takes practice para maging magaling ka sa ganito. Okay? Number 3 na kailangan nyong matutunan, sharing wealth. Guys, if you are already earning, walang umaman sa networking na puro sarili niyang iniisip niya. Kaya nga, marami akong nakikita ang mga networker na nag-stick sa income nila, hindi na nag-grow. Kasi ang nangyari, puro sarili nilang iniisip. May iba naman nga akong kakilala na sa sobrang sarili niya lang iniisip niya na wala pa rin sa kanya lahat kasi walang tumagal sa kanya ng mga grupo. Ibig sabihin, ruling po yan sa lahat. Kung sa church, meron tayong na 10% tax. Ay, sorry, 10% tithes. Kung sa country, may tinatawag tayong taxes. Okay? Sa negosyo mo, dapat meron ka rin ganon. You should learn to set aside some of your income na ibabalik mo ulit pababa. Lahat ng kinikita mo, hindi yan para sa'yo lang. Actually, ang para sa'yo lang talaga sa totoo lang, the basic need na kailangan mo. And the rest, dapat ini-splurge mo la ulit yan pababa. If you're going to do that, dun lalong lalaki ang negosyo mo. Simpleng common sense eh. Pag meron kang restaurant at gusto mo lalong lumalaki na restaurant, siyempre magbabranch out ka. Pag nagbranch out ka, dagdag expenses. Pero habang nagdadagdag kang expenses, nagdadagdag ka rin ng income. Ganon din sa network side. Maliban sa, siyempre, share your wealth, naaambutan mo pa rin naman yung mga sa ilalim mo. Just be creative kung papano. Ang pinakaruling lang dyan, para ka lang pong nanliligaw. Ang mga lalaki, pag may nanliligaw ka sa babae, dapat nagiging sensitive ka kung anong gusto niya at kung anong gusto niya, yun agad ang binibigay mo. Ganon din sa downlines. Just imagine, eto mga simpleng advice ko sa inyo. May downlines ka, nagpasok sa'yo ng 300,000. Example, kumita ka ng 300,000 pesos sa kanya. Napunta ka sa bahay niya, nakita mo yung bahay niya, ang pangit ng rep. Yung rep, sira na, hindi na halos gumagana. Biglain mo yung downline mo na, pre, may regalo ako sa'yo. Eto rep. Yung rep, sabi mo kahit mga 15 mil lang, 20 mil na rep. Nagpasok naman siya ng 300,000 sa'yo. Pumunit ka lang ng 20,000 doon. May tubo ka pang 280. Pero maliban sa 280 yan, yung downline mo, hindi ka lalong makakalimutan. No? Sa tuwing napapalingon yun sa rep nila, at tuwing bukas at nararamdaman nila yung lamig ng rep nila, maaalala ka nila at matutuwa sila lalo sa'yo.
hindi lang actually yung downline mo, ultimo buong pamilya niya. Kaya yun ang pinapoint out ko, you should learn to share the wealth. Kung matagal ka nang nagne-network, bakit hindi lumalaki ang income mo? Kasi nga, yung kita mo sino solo mo. Hindi mo dapat yan solohin kasi medium ka lang. Ibig sabihin, bridge ka lang. Kaya binibigyan ka ng maraming blessing. Narinig niyo ako? Taka lang guys ha, at may parang naputol. Dali lang po, parang nagtumunog. Hello? Sino pang makakasabing naririnig po nila ako? Hi guys. May nakakarinig po ba sa akin? Madali lang ha. Ayun, thank you. Okay. Kala ko na may tumunog kasi yung cellphone kasi siguro napagod yung headset ko. Anyway, balik tayo guys. Yun. You should learn to share your wealth. Maraming mga iba nga sa aim eh. Sobrang ganun. Sobrang kuripot. Oh, ngayon, naglayasan yung grupo niyo, bumagsak income niyo, pagbagsak income niya, pati siya tumalon. Pero ang pinakamali lang pala, kung natuto siya nung panahon na kumikita siya ng malaki, sinishare niya lalo sa mga ilalim niya, yung mga ilalim niya hindi nag-alisan, lalong tuloy-tuloy nakikita pa rin siya ng mas malaki. Di ba ganun lang siya kasimple eh? Oo. Now, that's the importance of sharing wealth. Just be creative na lang. Isang family, may downline kang family, nagpasok naman sa'yo ng 200,000, dinate mo silang pamilya, nag-staycation sila sa hotel, sinagot mo ng worth mga 10,000 pesos na hotel nila for the whole day. Tapos, pagpasok nila dun sa hotel, may nakalagay na apelyado ng family nila. Halimbawa, sabihin natin, Ulatik. O, di ba? Ulatik yung apelyado. Din nakalagay, parang happy staycation, Ulatik family. Di ba? Anong pakiramdam nun ng downlines mo? Lalo na kung first time makapag-hotel. Kaya dapat kayo guys, kilala nyo yung mga downlines nyo at ang pinakamaganda, kayo ang nang first time sa kanila. Ibig sabihin lang kayo ang nang first time sa kanila, hindi pa nakasakay ng eroplano, make it sure na ikaw makapagpasakay sa kanya. Hindi pa nakakapasok sa magandang hotel, make it sure na ikaw makapagpapasok sa kanya. Kasi habang nagbibigay ka ng nagbibigay sa kanya ng mga ganun, lalo siya mag-i-stick sa'yo. Kaya sa mga nagtatanong na paulit-ulit sa akin, paano mag-keep ng downline? Let them experience new things. Pag nakakaranas siya ng mga bago, lalo yan mag-stay, lalo yan kinikilig, lalo yan tuloy-tuloy. Hindi rin po healthy na ikaw lang as upline ang laging kumikita. Naglabas ka ng kotse. After ilang years, naglabas ka na naman ng SUV. After, naglabas ka naman ng sports car. Tapos yung mga downlines mo, gutom. Eh, mas maganda pang di ka na naglabas ng SUV. Minintain mo na lang muna yung kotse na meron ka. Tapos yung excess money, pinang-support mo na muna sa ilalim mo para lalong palaki ng mga networks nila. Mas naging positive at healthy pa sana yun rather than puro sa'yo yung attention. Okay, now. After sharing the wealth is leverage. Etong leverage nito guys, ang pinaka ano ko dito sa inyo, you should learn na marami kang mga downlines, marami kang mga downlines na merong tinatawag na kanya-kanyang gift. May mga downlines ka na magaling mag-invite, may downlines ka na magaling mag-talk, may downlines ka na magaling naman mag-product, i-combine mo sila. You should learn to differentiate na ang downlines mo is a unique individual. Magkakaiba ang downlines mo, hindi sila pare-pareho. Kaya dapat nagiging sensitive ka, ano ba yung pinapagawa ko sa kanya na masaya siya? Kasi kung ano yung pinapagawa mo sa na masaya siya, dun muna siya i-develop lalo. Huwag mo masyadong i-rumble-rumble kasi pag ginawa mo na rumble-rumble mo ng todo at yung downline di sanay sa ganon, tendency parang sobrang hirap na hirap siya. Kaya dapat natututo kang mag-leverage. Hindi pwedeng lahat ikaw. Kaya nga lang sa sinasabi ko, hindi totoo yung sinasabi nila na self-made. Yung self-made na naging successful, hindi. Ang dami na po niya nagkamali sa AIM Global. Ang dami pong iba na mga top earners na akala nila sila ang gumawa ng success nila, na nakalimutan nila ang gumawa ng success nila buo. It's the even ako, I myself, I can never say. At niminsan sa buhay ko, hindi ko sinabi na ako nagpayaman sa sarili ko. Hindi ko pwedeng sabihin na ako ang nagpalaki sa grupo ko. Hindi, kasi maraming tulong na hindi ko na nakita. Nakita ko ba yung downline kung pakwit na, nakasulubong ng isang crossline, kinausap ng crossline, nabaliw siya ulit. Hindi mo na makakompute yun. Paano yung taga-ibang company na tinira tayo ng tinira, and because of that, yung downline mo na motivate, nang gigil, ginalingan, dun siya yumaman. Yung tulong ng mga ano natin, BPs, BODs, marketing team,
SB na mag-ikot ng mag-ikot, ang laking tulong niyan. Kaya ang daming actually nagkaroon ng maling mga decision sa life nila kasi nga akala nila sila yung may dahilan ng success lang nila. Okay? Sunod guys, number five na tayo. Ulitin ko, persuasion, reading people, sharing wealth, leverage. At number five, sponsor your weakness. Maghanap ka ng mga downlines mo na hindi ka ganun kagaling sa ganun na field. Katulad sa atin, dito sa JLim Project ako, I'm very happy sa family ng JLim Project kasi sa totoo lang, hindi naman ako ang nagpapatakbo nito kabuuhan. Ang pinaka-head na namin ngayon sa JLim Project, si Ninya, sa kabuuhan, sa mga events, sila Jensky, may mga iba't iba na silang trabaho na bawat isa sa amin nagtutulungan paano lalong palakasin to. Kaya, yun din ang gawin mo sa team mo na you should learn to sponsor your weakness. Kasi the moment na i-sponsor mo ang weakness mo, mas nagiging maganda ang flow. Kasi katulad sa amin dito, sa monitoring naman si Carla, meron kami as of now na around, abot na I think 100 na minomonitor ng mga distributor para sa PMA nila monthly. O ngayon, ang ginugol ko kasi umabot ng 1,000 ang minomonitor every month. Isipin mo, kinokontak yan isa-isa para yung distributor malaman nila kung nakapag-PMA na sila o hindi. Ganun ka grabe po ang ginagawa namin. Pero nagiging madali siya kasi katulad kay Carla, sobrang passion niya rin at sobrang galing niya pag sa dating sa monitoring. Kaya nagiging sensitive na lang, nilalagay ko yung mga iba't ibang tao sa iba't ibang skills na gusto nila at magaling sila. Dun namin sila nilalagay. Kaya grow ng grow, laki ng laki lalo yung group, yung team project. And an advantage ito right na even sa nangyari sa ating ngayon sa crisis, ang bilis lang namin naka-recover kasi kaya nga tagtad na ngayon ang mga schedule, ang bilis na namin agad naka-recover because sa ang daming iba't ibang taong nag-iisip, ang daming iba't ibang taong nagtutulungan. Hindi to galing ko. Galing to ng buong team na kasama ko mismo. Okay? Kaya nga even sa recruit people guys ha, tip ko po sa may mga karelasyon or naghahanap ng karelasyon, make it sure na magiging karelasyon mo makakatulong mo sa goals mo. Pag ang karelasyon mo pabigat sa goals mo, breakan mo yan, hindi yan maganda kasama. Kasi just imagine, you will have a partner in life, tapos end of the day, lagi mo pala siyang kalaban, lagi siyang nag-ano sa'yo. Let go nyo yan guys, you should learn to find some, katulad sa akin, ang partner ko yung napakaganda. Naririnig niya kaya, gagalingan ko. Napakaganda at napaka-sexy at napakabait. O, di ba? Kumbaga, si Tin po, isa po siya sa katulong ko, especially sa mga travel namin sa iba't ibang bansa. Dati, nagbubook pa kami sa Boracay, sa mga hotel sa maganda. Or minsan, siya pa natatanungan ko, ano yung magandang lugar na pagbandingan ko sa grupo, saan ko dadalhin. At ang pinakamagandang part, siya po yung nagsha-shopping, siya po ang namimili ng mga damit ko, mga isusuot ko. Pagpapunta na po ako ng ibang lugar, halimbawa pupunta ako ng Davao, ng Cebu, automatic po, ang tatanong niya lang sa akin, ilan ang event mo? May OPP ka ba? May presentation ka ba? Ilang damit ang kailangan mong formal? Ilang damit naman ang kailangan mo na pang OOTD mo lang? Then after nun, pag schedule ko, tagtad ko ng kausap sa office, pagbalik ko sa condo, nandun na, nasa isang luggage na, nandun na yung lahat ng damit ko, tapos nandun na rin isusuot kung anong susuot ko ng Sabado, anong isusuot ko ng Sunday, tapos pati mga supplements, nandun na, pati mga, lahat as in, wala naman akong ginagawa na, ang gagawin ko na lang, kukunin ko na lang yung luggage ko, at aalis na ako. Kaya, kailangan po, napaka-importante po na ang karelasyon nyo, katulong nyo. Ang naging, guys, eto, ibibreak ko, yung common na interpretation ng tao na, we need to fall in love. Para sa akin, pang-negative yun eh. Ang dapat, you should grow both of you na hindi kayo dapat nagfo-fall. Ang nagfo-fall, that is the negative aspect of love. Ito yung makalumang klaseng pagmamahal na ang dapat, kinokontrol nyo ang isa't isa. Ang dapat alam nung lahat alam, anong oras ka kumain, saan ka na, sinong kasama mo, sinong kausap mo. That is the old school. Ito yung hindi siya positive kind of love kasi nandun ka sa control eh. Kaya nga sinasabi ko, you should learn to grow both. Na pareho kayo, nag-grow, nagiging better person kayo because of each other, nagtutulungan kayo. Yun ang tamang klaseng love. It's not the control. Kaya kung ang karelasyon nyo, masyado kayong kinokontrol, masyado kayong sinasakal, ang dami pa dyan, sobrang dami pa dyan. Lagi may darating na mas better pa dyan. Kaya huwag ka masyadong manghina. Okay? Anyway, segue ko lang po yung love story na yun. Number 6, energy management. Itong energy management, this is the question eh.
ang success, it is not a sprint, it is a marathon. Ibig sabihin, it will be a long process. Ako, isipin mo, I'm already 17 years sa networking industry. The question is, bakit hanggang ngayon, napaka-energetic ko, bakit hanggang ngayon, isa pa rin ako sa pinakamasipag, nagda-direct pa rin ako, lalo pag trip ko, because I know how to manage my energy. Hindi ako nagdudwell ng matagal sa mga bagay na nasasak yung energy ko. Hindi ako masyado mahilig makipag-usap sa mga taong bobo, mga taong negative, at pinaka-hate ko yung mga taong sinungaling. Kaya ako hate yung mga taong sinungaling kasi humahaba eh. Imbis masosolusyon na yung isang problema, matatapos na agad, yung kausap mo nagsisinungaling, naghuhulihan pa kayo na antagal-tagal pa. And it is a waste of energy. Nag-exercise pa rin ako, palagi. Kanina nga, actually, nag-exercise ako bago ako mag-talk dito kasi kailangan ko ng pump up. Eh, lalo ngayon dito sa condo, maghapon lagi nakaupo. Eh, isipin mo, paano ka magiging energetic ng ganito kung hindi ka pump. Kaya, simple na stretching lang naman ako. Nag-push up ako siguro, mga 30 push up, tapos 30 incline. Tapos, mami, ano yung isa? Yung burpees. Yun, nag-burpees ako. Yun lang naman ginawa ko. Then after na, naligo na ako. Then ito, napaka-energetic ko na naman. Kaya guys, you should learn na i-identify ano yung mga bagay na nagpapagigil sa'yo, ano yung mga pabagay na nagpapahina sa'yo. Yung mga nagpapahina sa'yo, huwag mo nang gawin na palagi. Yung mga tao na nagpapahina sa'yo palagi, yung mga negative, yung pagkausap mo, nadidrain ka masyado, iwasan mo. Yung mga downline mo na wala nang katapusan magreklamo. Parang what is happening to us right now? Di ba may mga tao na, paano kami, nasaan na yung 8,000 namin na ipapadal ng gobyerno? Sabi ko, pambira. Hindi obligasyon ng gobyerno na pakainin tayo. Obligasyon mo na pakainin ng pamilya mo. Ikaw dapat ang may kagagawa niyan. Ikaw dapat ang tiningnan mong buhay mo na inayos mo na hindi perket na walang ka lang ng trabaho ngayon, na walang ka ng source of income, gutom ka na. Ano ang kita mo hanggang pang isang linggo lang? Ang pera mo hanggang pang dalawang linggo lang? Yun yung sinasabi ko na it is just a basic math na dapat you have the money na kaya kong mag-survive even wala kang work that you could survive at least 1 year, 2 years, 3 years. Yun ang dapat. Kaya sana sa mga kapoko Pilipino, paulit-ulit po namin sinasabi noon pa na kami pa nga nagiging masama before na sinasabi namin na hindi importante na meron ka lang trabaho, dapat meron ka pang ibang sideline, hindi napaka-importante na stable lang yung job mo, dapat malaki ang kinikita mo kasi yes, you have a stable job, you have a good name na pwede mong tawagin na supervisor ka, manager ka, but end of the day, ang question is how much ang laman ng bulsa mo. At ito na ang napatunayan sa panahon ngayon. Mamaya, may part 2 po ako na i-discuss. And yung part 2 ko pong i-discuss, it will be how to manage the crisis. Depende lang po sa magiging haba po natin. Pero ang bottom line for me guys, sana matuto na tayo. Mas masarap pag ikaw ang may control sa buhay mo. Isipin mo kung umaasa ka ngayon sa rasyon, di ba? Umaasa ka sa padala ng gobyerno. Gutom ka talaga kasi unang-una, segwayan ko lang ulit ha, lahat tayo first time sa nangyayaring to. Walang tao na nakaredy sa ganito. And even the government itself, hindi rin makaredy. Bakit? Segway ko lang po. Unang-una, gulong-gulo din ang gobyerno natin. Especially si Tatay Digong. Gulong-gulo siya kasi hindi niya alam ngayon kung sino ang kakampi niya. Marami pong iba na nasa gabinete niya, pero kalaban pala, nasa kabila pala. Na sinasabotahe ngayon yung mga ginagawa. Kasi anong nangyari, yung budget na 200 billion, hindi maibigay sa mga mayor. Kasi pag ibibigay sa mayor, bago makarating sa tao, bawas na bawas na bawas na. Okay? Ngayon, hindi rin basta-basta mabigay sa DSWD pa kasi nga, ang kakausapin pa rin mga barangay kapitan. Ang haba po niyan. Kaya nga, bago po kayo mag-complain about sa gobyerno natin, tandaan mo, ikaw nga, iilan na lang kayong tao sa pamilya mo. Hindi mo po na budget ng maayos yung pera mo kaya wala kang pera ngayon. Tapos ini-expect mo yung gobyerno natin na meron tayong almost more than 107, kung di kakamu, 107 million, iniisip mo maaayos siya ng isa-isa lang na ganyan? Siyempre hindi. Kumbaga, ang daming nahi pang inaayos. To, yung point ko guys, you should learn. Learn to manage your money very, very well. Okay? Sunod, dito na tayo. Sa energy management, sabi ko nga guys, just focus sa mga bagay na nagiging energetika. You need to choose your food well.
Kasi ang pagkain, malaki din po ang epekto kung aantokin ka or magiging energetika. Depende na sa pagtanggap yan ng katawan mo. Kasi ako dati, pag meron akong hatawan ng todo talaga, sagad-sagad na hatawan, hindi talaga ako makain ng baboy. Kasi ang baboy po, pang paantok, mabigat sa katawan. Okay, ngayon lang talaga ako, ngayon na quarantine, bagyo to, lagi kami nagbababoy. Pero normally, pag may mga, ang tawag ko ng preparation, pag I have laban na tinatawag na parang may mga hatawan ako, yun, nagiging health conscious ako niyan, hindi ako. Lalo ngayon guys, you should be really health conscious. Kasi ang hirap magkasakit. Imagine pag nagkaroon ka ng sakit, pupunta ka ba sa hospital? Mas lalong marami din may end ko, baka madamay ka pa, di ba? Kaya learn to take good care of your body, maintain, always be positive, laging maging masaya lang, napaka-importante dyan kasi ang happiness is just a state of mind, okay? Now, number 7, problem solving. Dapat marunong ka mag-solve ng problema. Lahat ng taong mayayaman, nagsosolve ng problema. Ang tao, sinosolve nila palagi, dinadaan lang nila sa emosyon. Okay? Kaya, I expect nyo guys, sa 2 weeks pa lang tayong quarantine, nagsisisihan na tayo. Pag umabot pa tayo ng mga 2 months, may mga ibang tao na dyan na, sana, wala naman. May mga ibang tao dyan pwede mag-suicide, may madi-depression dyan, magkaka-anxiety dyan, may maglalong, kasi, ang crisis, parang pera din yan eh. Money will amplify who you are. Yeah, money will just amplify who you are. Kung malungkot ka at yumaman ka, lalong lalaki yung lungkot mo. Hindi totoo na ang dami ko na dyan kilalang tao na panay ang reklamo, kahit anong mangyari sa kanya, wala pa rin siyang appreciation. Ganun lang siya kasimple. Naalala niyo yung story na nagbibisikleta siya, parang nainggit siya sa may kotse. Tapos nung may kotse siya, parang nainggit naman siya dun sa may helicopter. Tapos may helicopter, parang nainggit naman siya sa aeroplano. Ganun lang din yun. Kaya you should learn na i-repair at ayusin yung skill set na dapat yun na kailangan mismo para sa ginagawa mo. Okay? Now guys, sunod na ano ko sa inyo dito, yung problem solving, just focus sa sitwasyon. Just be objective. Parang ano ba ang problema? Paano ba natin maaayos? Ano ba dapat gagawin? May downline kang pasaway. O halika dito, anong dapat natin gawin? Gusto mo bang ituloy ang network or hindi? Kung gusto mong ituloy, ito dapat mong baguhin. Kung ayaw magbago, wala kang magagawa. Let go kita. Just be objective. Hindi mo na kailangan masyado maging emotional. Pag may karelasyon mo, iniwan ka, just be objective. Iniwan ka niya. May chance ka pa bang magbalikan kayo? Or ile-let go mo na lang siya? May pera ka, naubos, nawala yung lahat ng pera mo. Just be objective. Anong pwede mong gawin para magkaroon ulit ng pera? Naloko ka, be objective. Anong susunod na pwede mong gawin para hindi ka nalokohin? Di ba? Para mas maiwasan ka ng maloko ulit. Ganun lang. Avoid nyo ng manise, magdrama. Tatagal lang i-process mo eh. Kumbaga, just accept the fact na may dapat kang i-improve. Parang ako lagi sinasabi, pag nanakawan ka ng pera, kasalanan mo. Kasi burara ka eh. Kung hindi ka naging burara at naging conscious ka ng maayos, di ayos sana yung pera mo. Kasi pag maninisi kayo sa ibang tao, walang lesson sa'yo. Walang learning sa'yo. And ang life, it's, sabi nga nila, fail fast. Ang pinakataong successful, sila may pinakamaraming failures. Pag mas marami kang failures, mas magaling ka. Ganun lang din naman sa basketball. Ang pinakamas magaling mag-practice, sila yung mas nagiging magaling. Ganun din ang practice natin sa success, failure, downfall. Kaya fail fast. Damihan nyo yung failures nyo, bilasin nyo mag-move forward at tuloy-tuloy lang. Okay? Number 8. Time management. Ito, delegation naman to guys. Lagi kong sinasabi, ayaw natin ang sweldo ng katulong. Pero, bakit mo ginagawa ang trabaho ng katulong? Bakit ikaw naglalaba? Bakit ikaw naglilinis? Bakit ikaw namamalengke? Diba? You could hire someone to do that for you. Guys, mas maganda pa mag-focus ka mag-network. Mas maganda pa hatawin mo kasi mas malaki ang potential na pwede kang kumita ng malaki kasi kahit masipag ka maglinis, kahit toothbrushin mo yung buong CR mo, sigurado ako hindi ka dyan yayaman. Kaya learn to delegate yung mga bagay na pwede mo naman i-delegate sa iba, hayaan mo nang sila ang gumawa, wag nang ikaw. Hire someone to do that. Tama na yung old school na thinking na ikaw yung gumagawa ng lahat. Kasi hindi yan ginagawa ng mayayaman. Ang mayaman, delegate lang sila ng delegate. Yung pinaka-importanting part, yung pinaka-malaki ang kinikita, yun ang ginagawa nila. Kaya bilang networker, ang pinaka-malaking part na kikitain natin kung mag-network ka. Kaya dapat
iset aside mo, tanggalin mo yung mga bagay na hindi sa'yo nakakatulong na kumita ka ng pera sa network. Okay, ano yun? Paglalaba, paglilinis, pamamalengke. Pwede mo naman siyang gawin minsan, paminsan-minsan if you really love to experience again that. Pero wag dapat araw-araw, wag mo dapat karirin yan. Kasi hindi yan dapat trabaho ng isang networker. Okay? Number 8, money management. Number 9 na tayo. Money management. Guys, hindi ako kikita ng malaki sa networking industry kung hindi ako marunong sa pera. Sa mga nagle-level up na sa pag-network, mortal sin na sasagot ka sa downline muna. Downline, pa-text nga muna kasi wala akong load. Mortal sin na napuputulan ka ng kuryente. Mortal sin na napuputulan ka ng ano pa ba? Internet connection. Yan ang mga dapat nyong hindi nararanasan. Na dapat kayo mismo na-anticipate nyo na yung mga sunod. Kasi ang normal na tao, ang plano nila, magkano pang kita ko sa next month? Ang pinakamahirap na tao, pang araw-araw, anong kakainin natin ngayon? Ibig sabihin, mas maikli yung pag-iisip mo, pagbabudgeting mo ng pera, mas mahirap ka. Kaya kung gusto mong yumaman, dapat ang budgeting mo na good for 1 year, good for 2 years, good for 3 years, yun ang mayayaman. Kaya dapat natututo kayo lahat ng pera nyo kung paano. Ang mayayaman, nagbibase sila by numbers. Magkano ang kailangan nito? Gano'ng budget natin sa ganito? Magkano ganito? Ang mahihirap, nagbibase ng pera in terms of emotion. Pautangin ko na yan, kawawa naman kasi nag-iiyak na. Pahiraming ko na yan kasi may sinasabi sa akin na ano daw ako eh. Masama daw ugali ko, yumaman lang ako. Yun. Ang mahirap, nagbibase ng desisyon sa pera, emotion. Ang mayayaman, nagbibase ng pera sa numbers. Kaya nga kung mapapansin minsan, ang mayayaman nasasabi na walang puso, hindi yan, sugapa yan sa pera, sa kimen, hindi. Meron na kasi yan, flow ng pera nila. Kaya hindi mo yung pwede-pwede basta pakialaman kasi nga maraming ibang maaapektuhan. Lalo pa minsan kung isang malaking kumpanya, example sa AIM, ang AIM Global meron more than 300 na empleyado dito sa Philippines. Imagine mo yung 300 na empleyado niyan. Ang 1,000 pesos na iriregalo mo lang sa kanila, that is will be 300,000 isang buwan. Sa isang taon, that is already 3.6 million. Hindi rin yan biro. Kaya, ganun ang mindset ng mayaman. Magkaiba nga ang skill set ng mayaman at ng mahihirap. Kaya, kung gusto mo, ang good thing lang naman dito, yung skill set kasing meron ka, na ipamana lang yan sa'yo. Ibig sabihin, natutunan mo lang yan. Kung natutunan mo yan, kaya mo rin yan matutunan, makalimutan. Pwede mo rin yan kalimutan. Kaya, pagbabaguhin mong skill set mo, that's the time pa lang na pwedeng magbago yung results mo. Okay? Matapos na po tayo sa first part. Tanong, gusto nyo bang diretso ko pa sa second part or tama na? Kasi parang andal-dal ko na yan. Anong oras naman? 7:46. 46 minutes pa lang pala ako. Okay, now, balik tayo dito. Number 10, aggressively patient. Itong aggressively patient, guys, nung ako nagne-network, ang dami kong kausap. Araw-araw, literal. Wala akong naging mundo before nun kung hindi networking. Pagkatapos, parang, halimbawa, umaga, may schedule sa gabi, kahit may nagiinuman na, pero network pa rin pinag-uusapan, kahit gumigimik, network pa rin. Basta lahat ng mamit ko, gusto ko recruited. Everyday, pag gagising ko sa umaga, dapat may schedule na ako. Hindi man lang ako umabot, honestly guys, hindi ako umabot ng, ito yung pinaka mahaba kong parang pahinga kasi nasa loob ako ng bahay. Pero araw-araw pa rin naman, may Zoom meeting ako. Now, nung ako nagsisimula dati, as in, umaga, hapon, gabi, wala akong ibang ginagawa, hindi puro network. Sipag, ginagalingan ko ng todo, lahat ng presentation ko, mag-crossline kausap ko, mag-taga-ibang kumpanya yan, never ako nag-hold. Itutodo ko ng lahat, kasi hindi ko alam kung kailan lalabas yung alas ko. Hindi ko alam kung yung kausap ko pala, siya na pala yung napaka-potential. Eh, paano kung tumiming? Dumating yung pinaka-potential na prospect mo, ikaw naman, nung araw na yun, wala ka sa mood. Nag-away kayo ng karelasyon mo, tinatamad ka mag-network, kapilitan ka lang harapin yung prospect kasi sinabihan ka ng downline mo, tapos hindi mo prinesenta ng mas, tapos nawala. Kasi hindi mo ginalingan.
Di ba, hindi na natin nako-compute yun. Kaya ako, ever since talagang todo ako lagi, alam ko na yayaman ako after years. Hindi ako nag-expect na nagsipag ako ng isang linggo after that, yayaman ako. At always remember, maraming iba ganito, kumita na ng malaki. Nung kumita na ng malaki, bumalik sa dating skill set niya, tatamad-tamad, hindi na ginagawa yung trabaho niya bilang upline, isang araw, tingin mo anong mangyayari? Babalik ulit siya sa income niya. Wala din yung pinag-iba sa health. Nag-gym ka, pumayat ka na, ganda na ng katawan mo. Then nung gumanda, bumalik ka ulit sa dating mong hobby na ginagawa mo, kumakain ka ng kahit ano, hindi ka na nag-exercise. Anong tingin mo anong mangyayari sa'yo afterwards? Of course, tataba ka ulit. Ganun din sa pera. Kaya don't ever think na, kaya nga may isa akong sinabihan, sabi ko, pare, maling-mali ang principles mo sa success. Hindi totoo na pag yumaman ka, literal na wala ka nang gagawin. First of all, alam natin lahat at totoo ngayon na hindi naman talaga maganda yung walang ginagawa. Diba? Maganda bang nakakulong lang sa kondo, sa bahay? Maganda bang nakatunganga ka lang maghapon? Hindi. No, ano ang point ko? You should learn to love the game. Magkakaiba tayong industry. Hindi ko alam kung anong industry yung mga nanonood ngayon. Pero I'm sure ko, kahit anong industry pa, kailangan mo pa rin siyang ituloy-tuloy. Kasi guys, I give you 3. Okay, tapos na kasi ako. Ay, sorry. Number 10, aggressively patient. Number 11, lastly, is learning. Always improve. Hindi pwedeng nagiging stagnant ka. May isa akong downline. Barbero. Kumita ng sobrang laki. Honestly, kung hindi ka kamali, siguro mga 30 million kinita niya. Hindi nag-improve ng skill set niya, mindset niya, ang laki ng kinikita niya is earning, I think, 400,000 every month, kung nagkakamali. Ang laki ng kinikita niya, but the problem is, hindi siya nag-improve. Yung skill set niya, kasi dapat, if you're earning 400,000, may isa nga akong natutunan eh. May isang grade 1, nag-join sa networking, grade 1 siya. 10 years na siya sa networking. After 10 years, ang ugali niya pang grade 1 pa rin. Di ba mali? Bakit ko nasabing mali? Sa school, mag 10 years ka lang, gagraduate ka na ng elementary at high school. Di ba ilan ng elementary? Dati ha, noon, nung inabutan ko, 6 years. Ilan ng high school? 4 years. High school graduate ka na. Sa networking, kung ang tagal-tagal mo na't ang utak mo, pareho pa rin ang papano ka mag-join, may mali sa ginagawa mo. Hindi dapat ganyan. Dapat nagpapanabay ang upgrade ng income sa upgrade ng utak. Pag hindi nagpanabay ang upgrade ng utak mo sa income mo, isang araw babagay yung income mo sa utak mo. Yan naman yung sagot sa mga tao na dating naging successful tapos bumagsak pa rin. Kasi nga, the way they think, hindi nag-upgrade, hindi nag-improve. Kaya ang nangyari, nung sablay pa rin yung the way they think, yung income nila, unti-unti, binababa. Ngayon, binagay dun sa utak na meron sila. Kaya yun ang suggestion ko. If you want na ma-maintain yung success nyo, continuous upgrade. Dapat lagi ka pa rin nag-i-improve. Kasi, tanong ko, if you're already earning so much, anong next? You should learn to take good care of your money. Kasi if you're not going to take good care of your money, maraming nakapalibot dyan na gusto yan kunin. At ang kadalasan, ang kukuha niyan, mga clue sa'yo. Family mo, friends mo, mga insurance, di ba? Ang daming magbibentahan na sa'yo ng kung ano-ano. Sa, may isa nga akong kakilala eh, nagpa-parlor. Nakwentuhan ng parlor nung ano, good news paglabas, 60,000 yung ginastos. Sa buhok, kung ano-ano sa mukhaan nilagay, ang masama dyan na paglabas, yung itsura pareho lang. Di ba? Ano ang point ko? You should really learn to take good care of your money. Kasi nga, ang daming nakapalibok dyan na gusto yan kunin, tatakutin ka ng iba, o iba naman, kukonsensyahin ka. You should learn to have a formula or system on your money. Para hindi ka nag-decision just based on emotion. Sa mga kumikita po dyan ng malaki, if you're already earning 200, 300,000 per month, dapat meron ka rin allowance sa sarili mo. Huwag ka mag-base because of your income, huwag kang mag-gastos doon. Gumastos ka because sa tinatawag na allowance mo lang. Para meron mas longevity pa rin takbo ng negosyo mo. Okay? Since umabot po tayo ng 1,100, grabe, hindi ko po ina-expect ang sisipag po ng mga salamat po sa buong team project sa pag-promote at sa mga taga-ibang company din kasi may nakikita pong mga nanonood. Thank you po for subscribing. Thank you for watching. Siguro, idugtong ko na lang tong ulit. Okay, gusto nyo ba? Parang ayaw nyo eh. Taka lang. Iinom lang muna ako.
Now guys, stages of networking, i-adlib ko lang po to. Ang stages ng networking, survival, that's number one, survival, expansion, maintenance. Kung gigewang-gewang ka pa ng pinoproblema mo pang kain, pang load, nasa survival mode ka pa lang. Kaya dapat tawirin mo agad. Bilisan mo makalabas dyan. Dapat hindi mo pinoproblema yung pambayad ng renta ng bahay mo, pangbayad ng kotse, pang ano. Dapat malagpasan nyo agad yan after malagpasan expansion. Ang expansion guys, para mas maintindihan ninyo, ang forma, upgrade ng damit, upgrade ng mga gadget, that is expansion. Okay? Pagpapaganda ng katawan, that is expansion. Hindi dapat gumaganda katawan nyo, lalo na kung nasa food supplement na product kayo, lalo na kung ang product nyo may mga pampapayat. Hindi pwede na ikaw mismo, kasi tandaan mo, tayo ang artista. Diba, bakit ang artista kinukuha sila? Kasi they are good looking, maayos yung aura nila, tapos ikaw naman nagpo-promote ka ng mga product, tapos ikaw mismo hindi maganda yung itsura mo, baguhin mo. You should learn na mag-forma ng tama, bumagay ka ng kulay ng damit mo sa kulay mo. Hindi po pwede kung medyo maitim-itim ka na, mag-o-orange ka pa, ay hindi po maganda yun. Okay, di ba? Para kang lalo mong hinighlight yung pagiging maitim mo. May tamang color combination, pwede nyo naman po i-research na lang yan sa internet, ano yung tamang combination ng kulay mo sa skin tone mo. At meron pang combination kung ano, kung naka-dark pants ka, dapat naka-light ka pantaas. Di ba? Hindi naman pwede kung pareho-pareho. Dapat natututo din kayo, that is expansion. In short guys, maraming klaseng expansion, it's either sa kotse, kung saan-saan, pero ang dulo, dapat nag-expand ka. Hindi ka kikita ng malaki sa networking kung hindi ka marunong mag-expansion. Kung dating nakikirent ka lang ng bed space ka sa isang kondo, dapat darating ang time, magkakaroon ka ng sariling kondo. Kung dating nakikisakay ka sa kotse, dapat magkakaroon ka ng sarili mong kotse. Kung dati ang gadgets mo mga fake, kung hindi man fake, yung mga mumurahin, dapat nag-upgrade ka rin. Kasi iba rin yung dating sa'yo noon. At the same time, alam naman natin pag ang gamit mo medyo quality yung mga gamit, mga gadget, mas mabilis, mas quality yung sounds, mas malinaw yung reception. Diba? Napaka-importante din yun. That is expansion. And lastly, maintenance. Take note ha, wala akong sinabi na darating ang time na wala kayong ginagawa. Marami kayong narinig sa networking, especially sa company natin, si EC na. May mga kilala nga akong iba, kumikita talaga literal na walang ginagawa. Yes, totoo po yun. Kung may makakasalo sa'yo. Kaya nga, actually, I'm hurt sometimes sa mga ibang kapwa ko top earner na umalis sa AIM, tapos tinitira yung AIM, na hindi nila alam na end of the day, ang laki ng tinulong sa kanila ng AIM, na kumikita. Kaya nga sila nagsialisan kasi antagal nang wala silang attachment sa ilalim. Kasi, guys, kung may attachment kayo sa ilalim, ibig sabihin kilala nyo pa yung mga nasa ilalim, nagre-recruit ka pa ng bago, nakakasama pa yung mga downline mo bago sa mga bahay nila, nakakausap mo yung mga pamilya nila, I'm sure hindi ka basta-basta tumatalon eh. Ang nakakaisip kadalasan tumalon, ito yung wala na masyadong attachment sa ilalim, na ang nakikita na lang niya lahat puro sarili niya na magkano ang kinikita ko, magkano ang ganito. Kaya mabilis kang mag-decide na tumalon kasi end of the day, wala kang commitment sa ilalim eh. Walang magmumura sa'yo at magagali sa'yo na, kare-record mo lang sa akin ah, tapos iniwan mo na ako. Kadalasan walang ganun eh. Kaya kung gusto niyo ma-maintain, always learn na bumaba pa rin kayo sa level ng mga bago. Minsan, samahan nyo pa rin sila kasi ako sinasabi ko sa ibang mga leaders ko, bago ka magdrama, tandaan mo yung kaping iniinom mo sa Starbucks, pinambabudget na yan ng isang tao ng isang linggo. Yung mga ibang networker na bago, isang linggong budget na nila ang 100 pesos, 200 pesos, pangkain-kain na nila yun. At tayo, pinangkakapi lang natin. Kaya, habang ako, bumababa pa rin ako sa level, nagiging appreciative ako lalo ng buhay ko. Nagiging sobra akong, wow! Ang swerte ko na pala, wow, ganito na pala kalayo na rating ko. Di, since nandun naman ako sa state na gratitude, sabi nga nila eh, depression stop when gratitude start. Walang taong malungkot na nagpapasalamat. Kaya if you want to be happy, you should learn to be grateful. Maging grateful ka sa lahat ng nangyayari sa'yo. Kasi, again, end of the day, you're blessed. End of the day, there's someone praying na sana yung buhay mo, yun ang buhay nila. Kaya you should learn to appreciate yung sarili. Bibilisan ko lang po ito ng konti, crisis. Nasa pandemic po tayo ngayon at ang nangyayari po sa atin ngayon
hindi lang po dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Okay? Now, since we are on the pandemic, etong ganitong nangyayari, kabisado ko na yung flow. Kasi nangyari na to sa akin ng maraming beses, hindi nga lang same na NCOV, pero similar. Okay? Now, ano ang pinaka number one yung gawin the moment mayroon crisis? Okay? Number one na pwede nyo pong gawin is analyze. Analyze mo muna natin lahat. Okay, ano ba ang sitwasyon? Yung NCOV ba, may magagawa ba tayo? Kung wala ka sa frontline, tumahimik ka, ang pinakatulong na pwede natin gawin, pinaka-least na tulong na kaya natin gawin, mag-stay sa loob ng bahay. Guys, antigas po ng ulo ko. Honestly, antigas po ng ulo ko. Even father ko, pag sinabi na ako hindi ako lumalabas, hindi ka lumabas, lumalabas ako. Even teachers ko dati, kasi napansin ng teachers ko, lagi ako nag-CR every subject, naghigpit. Kasi nga, hindi ko kaya mag-stay. Hindi ko kaya makaupo ng mga 3 oras, 5 oras ng nag-aaral. Hindi ko kaya gawin. Yung mag-games, kayang-kaya ko. Pero yung mag-aaral, hindi ko kaya yon. Kaya ang ginawa ko, para malilibang ko sarili ko, naglalakad-lakad ako lagi sa labas ng school, sa labas ng classroom. Lalakad-lakad ako doon, every subject. Eh, napansin ako ng teacher ko. Sabi niya, okay, wala nang mag-CR during my class hours. Sabi ko, pambira naman sa ayoko si madam. Di, ang ginawa ko, nagtatapon ako ng basura. Kukuha ako ng mga papel ko sa bag ko, tapos pupunta ako ng basurahan sa loob pa rin ng classroom, at least nakakatayo pa rin ako. Ganun po ako kakulit. Isa po ako yung taong hindi ko kaya. Kaya nga, I choose na networking gawin kong career kasi alam ko na bagay ito sa personality ko. Tandaan nyo guys, ha, magkakaibang personality ng tao. Kaya hindi naman talaga lahat din magiging successful sa networking kasi magkakaiba. Now, ang personality ko, sok ako sa networking. Ngayon, ang ginawa ko, isipin mo guys, ha, hindi ako napipigilan before ng father ko. Pero ngayon, nung pagsabi ng presidente natin, wala munang lalabas kasi mas maraming mahahawaan, mas maraming ito. Simula nung nag-quarantine hanggang ngayon, hindi ako lumalabas ng kondo. Kanina nga, yung tao ko si Nicola, sabi ko, para ipaano mo nga, ikot mo yung mga sasakyan. Kasi sabi ko, hindi natin nagagamit. Baka kumatok na lang yan bigla, iikot mo. Sabi niya, sabi sa akin, nagumahanap ka lang i-apply ng rason para makalabas ka. Sabi ko, tangi, hindi naman ako sasama sa'yo, ikaw lang mag-ikot niyan. In short, hindi pa rin ako lumalabas hanggang ngayon. Andito lang talaga ako na, kasi nga, I want to help. Alam ko kung ano yung gravity ng situation ngayon. Ayoko nang isa pa ako sa makadagdag na magkakalat ng NCOV, di ba? At lalong-lalo na I have a baby dito sa bahay. Syempre, ayoko rin naman sila mahawak kasi labas ako ng labas. Kaya, I choose na nandito lang talaga ako yun sa kondo. Now, i-analyze nyo. You should learn to analyze may magagawa ka ba or hindi. Yung mga wala ka magagawa, huwag ka nang magreklamo. Huwag mo nang pakialaman. Focusan mo na lang yung pwede mong gawin. That's the number one, is analyze. Number two, you need to be prepared sa worst case scenario. Madaling makita ang future, madaling makompute. Ano ang worst case scenario? Magkano na lang ba ang laman ng pera mo? Hanggang ilang buwan ka na lang ba kayang kumain? Guys, I'll be very honest with you, ha? Worst scenario tayo. Hindi ko kayo sa tinatakot. Lagi akong optimistic na tao. I-clear ko lang, napaka-positive kong person. Pero objectively, tinitingnan ko ang worst scenario. Okay? Para magkaroon po kayo lahat ng idea. Ang average na quarantine is halos 3 months. Yun ang average ng lahat. At meron study na mas effective ang quarantine na straight na 3 months. Rather than, di ba, pa 1 month na tayo. Tapos maraming nagdadasal na sana tapusin na itong quarantine. Guys, wag. Kasi pag pinakawalan tayo lahat at nawala tong quarantine na to, magkakaroon ng second wave ang NCOV na mas dihamak, na sobrang lalalala pa yan. Mas lalo tayong mahihirapan. Itodo na natin isahan na tong sakit. Itodo na natin isahan tong kulong dito sa mga kanya-kanya natin tinateran. Itodo na natin para matapos na agad. Mas mahirap maglabasan tayo dito after nun. Lulobo na naman ang numbers ng NCOV. After lumobo, balik na naman tayong quarantine. Mas lalo tayong tatagal. Okay? Yun ang worst scenario, 3 months. Ngayon, you should prepare. Gaano na lang ba kahaba ang pagkain sa bahay nyo? Dapat meron ka nang ginagawa. Kung hanggang, don't ever, ito yung hindi na pagsasabay-sabay ng iba. Kasi yung iba, tinutodo naman yung pagiging positive. Hindi upline, sigurado to, ina-attract ko na 1 month na lang. Kaya yung pagkain ko, 1 month na lang. Mali. Kung kaya nyong tumodo na ng pagkain nyo, kung kaya nang umabot ng hanggang end of the year, itodo nyo na yung
naka-imbak yung pagkain. Maraming mga dilata dyan na umahaba siya na hanggang 1 year, 2 years. Yung mga expiration ng 2021, yun na yung pagbibilhin nyo. Kasi guys, ang point ko dito, bakit kailan nyo mag-prepare sa worst scenario? Bigyan ko kayo ng flow ha, para mag-aaral kayo ng idea. First of all, first time to na-encounter ng government natin. At nangyayari itong problema, ang pandemic na to, hindi lang sa Philippines, nangyayari ito sa buong mundo. At kadalasan ngayon, matitigil ang import-export. Pag matigil ang import-export, lalo ng mga food, kasi karamihan ng food natin is ini-import natin, saan tayo kukuha ng mga pagkain? Saan tayo hahanap ng mga pagkain pag dumating yung time na yon? Lalo pa sa panahon ngayon, ang nagiging problema na sa infong dumating sa akin, nagkakaubusan na ng feeds. Critical yon. Nagkakaubusan na ng feeds, ang tendency, wala nang ipapakain sa mga manok or sa mga baboy. Pag wala nang pinakain sa mga manok at mga baboy, hindi na tayo makakapagbenta ng mga manok at baboy sa mga palengke or sa mga grocery. Ano yung mga kakainin natin? Diba? You'll never know. Kaya nga, even ang government natin ngayon, ipit din talaga sila sa nangyari. Kaya, you should learn to save yourself first. I-save mo yung nasa family mo, ilan kayo tao sa bahay nyo. Mag-stick na kayo ng pagkain na kaya mag-survive hanggang pinaka-longevity yung kaya nyo, dun na kayo. That is the worst case scenario na kung humaba pa to ng humaba, hindi na natin alam kung gaano to kahaba. Basta ang sinasabi ko, average it is 3 months. Meron pa tong chain reaction ng pagre-recover. We're very lucky na nasa networking industry tayo. Ako, lumaki ako sa traditional business. Pinopromote ko ever since ang network marketing kasi ang network marketing is meron tinatawag na economic proof. Ang economic proof, pagbagsak ang isang country, pwede kang mag-network doon, rekrutin mo yung mga tao para magkaroon ng source of income. Pag ang isang country, napaka-progressive, pwede nyo naman sila bentahan ng mga product kasi marami silang pambili. That is economic proof. Ibig sabihin, kahit anong current na sitwasyon natin, kaya mong tumakbo ang negosyo. And we're very lucky sa Easy kasi we have online facilities, nakapag-deliver pa tayo ng within Metro Manila, nagpa-function tayo, encashment natin tuloy-tuloy, na meron na tayong issue shop na kayang bumili sa ano, yun ang advantage natin sa ngayon. We could still do our business even with the situation that we have right now. Ang daming negosyong patay. Isipin mo ha, after nito, dun tayo sa medyo positive, natapos yung NCOV. Ang apektado nito sunod, tourism. Kasi ang mga tao matatakot na munang bumiyahe. Magkakaroon ng trauma yung mga tao na hindi muna ako babiyahe kasi mas maganda, dito muna ako, mas safe. O ang affected pag nawalan tourism, mga hotels. Ang sunod pang affected, mga restaurant. Ang dami pa ditong chain. Kaya sabi ko nga sa isang interview sa akin, after this, the earth will never be the same. Ang daming magiging changes dito. Kaya sana, isa ka sa magkaroon ng changes into positive. You should learn na ang daming Pilipino na hindi iniisip yung future nilang, laging iniisip lang, okay na yan, may kinikita naman ako. Hindi naman importante ang pera kasi hindi mo naman madadala sa hukay yan. O paano mo ngayon sasabihin na hindi importante ang pera sa panahon ngayon? Oo nga, hindi mo nga madadala sa hukay. Pero end of the day, kung marami ka sanang pera, di marami ka sanang pagkain, di wala ka sanang problema. Oh, kaya sa mga taong ganun ang mindset, guys, pakiusap. Magbago na kayo sa ganyan na pag pareho lang naman, mindset lang naman yan eh. Diba, that is just a program that is tinuro sa'yo ng magulang mo, tinuro sa'yo ng society. Diba, that is just a program na sana mabago. Kaya nga, alam mo guys, ako, dadaanin ko lang ito ng konti. May mga tao na gustong gawing bobo ang mga tao kasi ang bobo madaling makontrol. Pasensya na po, pero yun ang totoo. Kasi kung sa totoo lang, ang dami natin incompetent na mga politician right now na hindi talaga nila alam, hindi sila ready ng kalalaan ng ganito. Pero may mga iba tayong competent na magagaling na mga politician din sa panahon ngayon. Now, anong point ko guys? Kung pwede sana ang boboto lang, yung mga taxpayer, mas magiging maganda ang choices natin ng mga politician. But the problem is pinapaboto yung mga hindi taxpayer kasi nabibili sila eh. Bili mo lang ng 500 boto nila, 1,000, okay na sa kanila. Hindi naman nila naiisip yung future, naiisip lang nila yung kakainin ko ngayon. May pera ko ngayon, masaya na ako. Yeah, sa inyo guys, learn to think advanced. Itong current na sitwasyon na to, ever since naiisip ko na to na pag dumating man ang mga ganito, at least okay ang life ko, okay yung family ko, especially right now that I have already a daughter. Now, dapat ganun tayo mag-isip. Kayang gawin ninyo yan guys.
kumbaga, itong mga binabagsak ko sa inyo, you should learn na sana tama na to. Tama ng isang encog para magising ka sa katotohanan. Tama ng isang encog para lalo kang magpursige sa buhay. Okay? Since ready na tayo, na-visualize yun yung worst case scenario. Okay? Natatagal pa tong encog na to. Mag-ready na po kayo ng mga pagkain nyo, ha? Mag-stack po kayo ng mga food para whatever happened, at least, kasi hindi natin alam, malay mo, yung mga grocery din, magkaubusan din ng stock. Hindi. Lahat naman pwede sabihin na meron stock na gagawin. Kaya lang pag yung raw materials mismo, wala, tandaan nyo, wala nang bumabiyahe. Wala din mga magtatanim. Wala din mga nag-aalaga. Mauubos yan. Sana, kumbaga maging mali yung prediction at analysis ko na matapos to ng mas maaga. Okay? Now, after that, guys, yung find the root cause of the crisis na meron sa'yo. Pinakadulo lang naman ito, guys, isang root cause ng karamihan is they don't have the right money, the amount of money. Kaya at least sana sa susunod, ano yung pwede mong gawin para ma-eliminate mo na yan? Ibig sabihin, if ever next, sa susunod, may mangyayari ulit na ganito, o at least sana marami ka ng pera, sana marami ka ng stock, or sana malaki yung bahay mo para hindi kayo nagsisiksik. Kasi ako, naaawa din ako sa mga, lalo sa mga daily income earners. Kasi may mga kilala ako na katulad ng mga laborer, yung mga nasa construction, since hindi naman sila under ng dole masyado, wala silang mga benefit. Ano silang ngayon kakain? Tapos lalo pa kung ang bahay mo maliit lang, di ba? Tapos yung isa dun, meron pang encop, eh di, lalo ang bilis kumalat eh. Kaya sana, guys, you should na learn already sa sitwasyon na nangyayari ngayon. Walang masama mangarap ng malaki. Walang masama na kumikita ng malaki. Hindi, may mga iba naman nga nagpo-post din na, oh, dapat ang lahat ng mayaman, tumulong, dapat ganito. Teka. Tandaan mo, guys, nung panahon na walang krisis, yung mga mayayaman, sila yung pinagtatawanan, sila yung sinasabihan na bakit puro ka trabaho, bakit puro ka negosyo, ba't hindi mo mag-enjoy ka, sila yung nagsasakripisyo. Yung mga nanghihingi ngayon, sila yung mga lumalaklak, umiinom, nagre-relax, walang ginagawa, pinagtatawanan yung mga nagsusumikap. Tapos ngayon, during this crisis, obligasyon ng mga kumikita ng pera para tulungan yung mga walang pera. Teka lang, parang may mali sa mindset ng tao. There's nothing wrong to help if you want to help. But again, it is not the obligation ng mayayaman na tumulong sa lahat. Pag gusto nila, there's nothing wrong about it. Ikaw, kung wala kang pera ngayon, mag-isip-isip ka na. At ang masasuggest ko sa'yo, kung hindi ka pa member sa amin, kung sino man ang nagdala sa'yo dito sa live na to, kausapin mo siyang masinsinan. Be honest kung anong current na sitwasyon mo. Mag-usap kayo kung paano nyo masisimulan ang negosyo at paano nyo magagawa during the encob. Kasi sinasabi ko nga, kung tama akong 3 months, pa 2 weeks pa lang tayo, pa 3 weeks na tayo, meron pa tayong 2 months and 1 week. Ah, diba? Anong gagawin mo sa 2 months and 1 week kung ngayon pa lang halos wala ka ng ulam? Diba? Magsumikap ka na kasi may magagawa ka para dumami ang ulam mo, magsikap ka. Gawin mo to kasi pwede ka dito magkaroon ng source of income, meron kang pambili ng ulam. Kung magre-reklamo ka, walang maitutulong yan sa'yo. Kung makikipagsabayan ka pa sa nagko-complain sa Facebook at nagdadagdag ka pa sa negativity dito sa earth, tandaan mo, may karma. What you give, you will receive. Magtapon ka ng negative, babalikan at babalikan ka niyan. Kaya kung gusto mo positive ang bumalik sa buhay mo, simulan mo na ngayon, magtapon ng mga positive. Okay? Now, number 4 na kailangan nyo nang gawin, battle plan. Anong gagawin natin? O opensa, di depensa. Ano ang depensa? O mag-diet-diet ka na kung konti ang pagkain nyo sa bahay nyo. Okay, wag na munang lumamo ng sobra. Hindi picnic tong niraranasan natin. Itong niraranasin, ang tawag nga dito, crisis eh. Ang labanan dito, end of the day, survival mode na. Diba? In terms of crisis, walang silbi ang mga sapatos na magaganda. Walang silbi ang sports car sa panahon ngayon. Ang pinakalabanan ngayon, sino ang pinakamagsusurvive sa sitwasyon na to? Kaya, ang depensa, ang pinaka-choice lang naman natin depensa, walang iba, budgetin yung pagkain. Hanggang kayang pahabain yung pagkain, di ba?
At least, ang good thing about it naman, this is the perfect time. Mag-ano kayo, guys? Mag-fasting kayo. Kung kaya nyo isang linggo wag kumain, uminom ka lang ng uminom ng tubig, this is a great time. Kasi ang fasting, tinutulungan mo yung sarili mo para lalong gumanda yung ano niya, yung energy niya. But again, depende sa situation na, kasi kung may sakit kayo, may ganito, I suggest pwede kayo mag-research sa internet kung anong klaseng fasting ang gagawin mo. Kung magpa-fasting ka lang ng every 12 hours, yung parang ginagawa ng mga Muslim, or kung kaya mag isang linggo, pero medyo pang hardcore na po kasi yung isang linggo, don't worry. Ang isang tao mamamatay ka, I think 40 days na walang food, na water lang. Kaya kasi isang linggo, at least napahaba mo. That is the depensa. Okay? Ngayon, ang opensa naman, magkaroon ka ng sariling source of income. At ano yung source of income? Ito nang ino-offer namin sa'yo. Mag-join ka sa amin, tutulungan ka namin kung paano ka pwedeng kumita ng pera during the crisis. Kasi again, sa crisis, meron pa rin dyan mga kumikita. Sabi ko nga, imaginin mo na lang kung ikaw ang may-ari ng alcohol. Di ba? Ikaw may-ari ng mask. Ikaw may-ari gumagawa ng PPE. Sabi ko nga, ang hospital kaya, malungkot kaya sila ngayon. Di ba? Kung may-ari ka ng hospital, malungkot kaya sila ngayon sa sobrang dami. May isa nga akong nakitang post, pero hindi ko naman alam kung tama yun hindi. Isang linggo sa hospital, mag-iisang million yung gastos niya. Pero hindi ko lang sure kung totoo yun. Anyway, yun yung point ko. Have a battle plan kung anong gagawin mo sa buhay mo. Kasi mahaba-haba pa po to. Hindi biro pa tong dadaanan. Okay. Number 5, brainstorm. Makipag-usap ka sa mga kasamahan mo sa bahay niyo. Ilan ba kayong nakikiusap dyan? Ilan ba kayo nakatira dyan? Okay, brainstorm kayo. Anong dapat natin gawin? Okay, sino yung magluluto? Sino maglilinis? Sino kakain? Sino pwede magkaroon ng source of income? Guys, imaginein mo. Kung lima kayo sa family nyo, ba't hindi nyo gawin itong easy? Imagine mo gaano mas masaya pa kayo. Kasi meron tinatawag na oversupply ng time. May oversupply ngayon ng oras na ang problema ng tao, anong gagawin nila? O, di isipin mo, kung idadagdag mo to, di nakabawas to sa oversupply mong oras. Kung may sobra kang 8 oras, o di 4 na oras ka lang mag-network. Di may 4 hours ka pa naman na another libre, at isang maganda, nalilibang ka. Kasi ang pinakamabilis para makapag-move forward, kasi time is just an illusion. Hindi totoo ang time. Magkaiba ang time ng isang taong in love sa isang taong hiniwalayan. Magkaiba ang, pag nasa negative state ka, ang pagal ng oras. Pag nasa positive state ka, sobrang bilis. Diba? Pag kasama mo, crush mo, ay grabe, uwi na pala kami, gusto ko pa siyang kasama. O pag kasama mo naman yung bad trip ka, nakasakay mo sa jeep, buwisit naman to, ang tagal-tagal naman ang jeep na to, imbis nandito pa yung kinabibisitan ko. Kaya time is just an illusion. Hindi po totoo ang oras, kasi magkakaibang oras, depende sa current na situation. Kaya sa situation natin, for it to be fast, you should be in a positive state. Okay? Number 6, guys, this is the time. Deeper relationship. This is the time to talk to your parents. Know your partner well. Kumbaga, natawa nga ako yung post ni Ate Mels. Nagbiro si Ate Mels na, grabe, dito sa NCOB na to, nagiging close na kami ng asawa ko. Nakakwento ko na sa kanya yung love story ko. Di ba? Parang, this is the time na mas magkaroon kayo ng mag-usap-usap kayo ng loved ones mo. Know them well. Ayusin mo ulit yung bahay mo. Alamin mo yung bawat sulok ng bahay mo. Bawat kwarto, bawat lugar. Alamin mo, kabisaduhin mo ulit. Tapos, I'm sure this is the time na kung may mga sobrang damit na hindi mo naman ginagamit, ipamigay nyo na. Ang ruling nga, guys, dapat 6 months eh. 6 months, pag hindi mo na ginagamit ang isang gamit, hindi na yan sa'yo. Then, pamigay mo na lang sa iba. Okay? Again, babalik tayo dun sa karma. Kung anong binibigay nyo, babalik sa'yo yan ng mas malala. Kaya, careful kung ano ang gusto mong itapon. Okay? Malapit na po tayo matapos. Okay. Ito naman, sunod is accessibility. Guys, sa mga networker, dapat mas lalo kang nakikita ng downlines nyo. During we have a problems like this, dapat nakikita kayo at nararamdaman kayo ng mga downlines nyo. Kasi sila mismo, naghahanap sila ng lakas ng loob. If you are parents, you should always talk to your children, lalo na kung medyo malayo sila, kasi lahat ng tao ngayon nangangailangan ng lakas ng loob. Nangangailangan sila na, oh, okay pa, kaya pa pala, okay pa. Kaya, just by showing up, na nakikita ka nila, na nagla-live ka, nagpo-post ka, nagbibigay po kayo ng lakas ng loob. Kaya, pakiusap po sa lahat po ng nanonood, ng umabot po tayo ng 1,100 live viewers, spread positivity.
kumbaga, nagpo-post ka ng mga negative, hindi naman siya nakakatulong eh. Nakakapabigat pa siya ng sitwasyon natin. Spread. Kung gusto natin talagang mas mabilis to, spread possibility. Ah, spread possibility. Parang mali. Positivity. Yun. Thank you. O, tingnan mo. Tinulungan na naman ako yun. Spread positivity. Yun na lang guys. Spread. I-post nyo lahat ng mga pwede nyo i-post na magaganda. Huwag nyo nang pag-ayaan nyo yung mga basher na yun. Kung may mga maninira sa'yo, ayaan mo sila. Basta ang importante, nag-i-spread ka ng positive. Kasi sa panahon ngayon, kukunti po tayo mga positive na tao. Ang dami po nilang mga negative na tao. Kaya tulungan nyo rin naman ako. Magtulungan tayo lahat na i-move natin tong earth, na lalo natin i-spread yung pagiging positive. Okay? Kaya sa post nyo pa lang, malaking maitutulong na po yan. At the same time, mag-isip po kayo kasi ang attraction po is true. We are connected sa earth, kaya nga tinatawag na we are one. Meron tayong oneness na tinatawag. Kung gusto mong mas mabilis maghilang earth, mag-isip ka na magaganda na nangyayari sa earth. Isipin mo na gumagaling na siya, i-visualize nyo na, wow, natapos na yung quarantine, i-visualize nyo na, ngayon, mas naging better person ka na, i-visualize mo na because of this, mas yung tao, mas natutunan na hindi nagkakalat ng pollution, mas nagiging thankful na tayo sa mga andami natin pinabayaan, andami natin mga na-let go ng mga ginagawa natin na starting today, maging appreciative tayo sa mga bagay na yan. Okay? Now guys, dito na ako magtatapos. Pinakadulo para sa akin is sabi ko nga, yung regarding after na accessibility is research. You should learn to research sa panahon ngayon ano yung mga pwede mong magawa. Ano yung choice na pwede mong, saan ba ang mga source na pwede ka pang makabili ng food? Saan ang source na pwede ka mag-stock ng mga ganito? Pag-aralan nyo lahat kasi ang pinaka nagiging problema, we have a one ride dito sa earth. One lifetime. Hindi tayo nagiging prepared. You should learn to be prepared sa lahat. Kaya yung sinasabi ko sa'yo kanina, na-expect nyo na itong worst scenario, aabutan tayo ng 3 months. Ako nga, sinasabi ko sa grupo ko, actually, ang recovery natin dito, probably magiging okay-okay tayo mga last quarter of the year. Okay, siguro mga pagpasok na ng bear, mga September, dun pa lang tayo medyo magiging okay-okay. Yun yung binabagsak ko sa grupo ko. I'm already preparing them for the worst. Para at least makapag-move forward na. Kasi pag ipiprepare mo pa sila na hindi, next month okay na yan. Tapos next month hindi, o di lalong nasaktan pa. Yung sakit, inulit-ulit mo lang eh. Eh kung idudulo mo na worst scenario, at least yung takot yung sakit isahan, pero after that ma-mindset nila at maintindihan nila, mag-move forward na, mas magiging okay na yan. Okay, now, eto na lang guys, is what needs to be minimized, eliminated, at increased. Okay, yun ang tatlong tanong doon. What needs to be minimized, eliminated, at increased. Pinakadulo sa akin, you just need to increase your productivity. Gumawa ka ng mga bagay na mga positive. Mag-exercise, magdasal, kung ano man ang religion mo, iisa lang naman pupuntahan natin. We are believing on a supreme being. Magdasal ka, mag-meditate ka, learn new skills. Diba? Matuto ka ngayon bagong language, nasa internet lang naman lahat. Yung matagal mo nang binabasang libro, basahin mo na ngayon. Yun yung gawin mo. Guys, siguro I just want to share na because I'm prepared ng sobra. Yung results that meron ako, this is a result of years ago eh. Hindi to sitwasyon ko ngayon, hindi to ginawa ko kahapon, hindi to ginawa ko last month. Ginawa ko to taon. And here comes a pandemic. But end of the day, I'm good. Nakakain kami ng maayos. Actually nga, nakakatulong pa kami kasi dito sa condo, kami nagbibigay ng ulam sa lahat ng, meron ditong 18 guards. Plus, mga maintenance kami, bibigay ng ulam sa kanila para makapagaan-gaan din. Kasi, naawa ako, naka-stay in lang sila dito. Hindi sila din pwedeng look. Kasi, nag-question ako niya, sa ko, ba't yung guard? Paano nagbabantay pa rin ang guard dito? Eh, meron na ngang, enhanced quarantine. Yun pala, in-stay in yung mga guard. Since stay in yung mga guard, ang problema pa, hindi ko lang alam kung updated na, yung admin dito, hindi pa ata nabibigay mga sweldo nila. Tapos, wala din silang budget for food. Kaya sabi ko, nung nalaman kong gano'n, di ang ginawa ko, sinama na namin sila sa grocery every day na ang ginagawa namin, kami nagpapakain sa kanila araw-araw. Imagine mo ilan sila, more than 20, siguro abot ng 30. How can I do that if I don't have money? Paano ko siya gagawin? The same thing din sa downlines, kaya pag may mga downlines, minsan nanghihiram sa akin ng pera. Since I'm ready, na alam kong may ganun talagang nangyayari, then I could give them, o sige, ito walang problema.
Kaya guys, it's important to save yourself first. Pagandahin mo buhay mo, kasi end of the day, madadama yung mga mahal mo sa buhay. At you'll never know, baka pagdating ng oras, pati kapwa mo Pilipino, nadadamay dahil sa desisyon na ginawa mo. Importante ang pera sa panahon ngayon. Huwag mong sabihin na hindi mo dadalhin sa langit yan. Unang-una, wala ka pa naman sa langit. Kumbaga, nandito ka pa sa lupa, be prepared sa nangyayari dito. There's nothing wrong to pray. There's nothing wrong to have faith. Kung may faith tayo sa taas, may tiwala din naman siya sa atin eh. Kaya nga tayo binigyan ng kamay at binigyan ng paa para kailangan din natin magtrabaho on our own. Sabi nga nila, diba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. We still have our obligation. Kaya huwag niyo po masyadong i-blame lahat sa taas kung anong nangyayari sa'yo. Kasi end of the day, binigyan ka ng napakagandang opportunity. Baka maraming beses nang may nag-o-offer sa'yo, puro ka lang tanggi ng tanggi ng tanggi. Binigyan ka ng paa, binigyan ka ng kamay para gamitin mo yan. Binigyan ka ng utak mo para natututo ka mag-decision on your own. Kasi kung mag-decision sa'yo lahat, si God, sana hindi ka na binigyan ng utak, hindi ka na binigyan ng paa, hindi ka na binigyan ng katawan. At hiniga ka na lang dyan at siya na nagpapakain sa'yo. But end of the day, kaya tayo binigyan ng ganito kasi tinitiwalaan niya tayo. Tiniwalaan niya tayo for us to make a better decision, and lalong-lalo na tiniwalaan niya tayo para isa din tayo sa mas makatulong sa mga nandito sa mundong to. Kaya sa akin guys, thank you so much. Thank you so much sa pag-stay nyo. Pasensya na, daldalan po ako ng konti. And tulong-tulong na lang tayo, malagpasan natin to. Basta pinakamalaking factor, always be positive at isama nyo po sa dasal nyo na matatapos na agad itong NCOV na to. Basta ang sure ko, may wave 2 po to. Hindi to wave 2 ng NCOV. May wave 2 tayo ng economic. May economic na magiging changes ng sobra, kaya dapat maging sensitive ka. Kasi pag nagkakaroon ng changes ang economy, ang tawag ko lang dyan is transferring of wealth. Lumilipat lang yung pera. Kaya siguraduhin mo na pag sunod na lipat, nandun ka mismo nakaabang kung saan pupunta para pagdating ng oras, ikaw na rin mismo ang kinikita mo. Kung magkano man kinikita ko ngayon, darating ang time kikitain mo. Kasi guys, 2003 of October ako nag-networking. Ito yung panahon na pinagtatawanan ng networking. Ito yung panahon na hindi ka pwedeng magsabi ng networking sa ibang tao kasi masyadong nilang masama ang tingin. I take the risk. Maraming tao nagsabi sa akin, I cannot do that in Bicol kasi maraming nag-join, wala naman nangyari, wala pang top earner na taga Bicol, bata pa ako, piramide niya, ang daming nagsabi sa akin na hindi ko kaya. But I really don't care. I don't care sa opinion ng ibang tao kasi one thing I'm sure, mas kilala ko yung sarili ko kaysa sila na kilala nila ako. Kaya I fight for what I believe, and true enough, even in this pandemic time, still kumikita ako. Honestly guys, last March of 2020, that is my largest income in my networking career. Karamihan din po talaga sa grupo ko naglakihan ng income, and even I, just imagine, in spite of NCOV, in spite of quarantine, still na break niya yung results na gustong gusto ko. But again, hindi siya result ng February. Results siya ng years of hassle. Ngayon pa lang unti-unting namumunga. Kaya guys, sa inyo na nagsisimula, gawin yung tanim itong NCOV na to. Magtanim kayo, magtanim. Damihan nyo, kausap nyo, para after ng NCOV harvest period ka. Kesa ang ibang tao, yung mga negative, after NCOV, magre-recover pa lang. Kasi hindi ka sure kung empleyado ka na pagbalik mo, may trabaho ka pa. Kasi what if hindi na kinaya nung company mo yung nangyaring pagkalugi. Kaya hindi ko alam kung ano mangyari. Basta sure ko, sa lahat po ng sasabay sa amin, good news, kasama ka po sa tinatawag na transferring of wealth, at isa ka sa makakasalo ng sobrang daming pera pagdating ng oras. Kaya guys, this is Joseph Lim. Lagi ko lupong sasabihin sa inyo, tayo ang may dahilan ng nangyayari sa akin. Kung ano man ang results mo, you deserve that. Kaya kung ayaw mo ng result mo, magbago ka na. Bye-bye!